Kung may mga nag-aabang sa sona ni Pangulong Aquino, meron din mga wala na halos pakialam sa mga sasabihin ng presidente. Balita hatid ni Mark Zambrano. Naging abala kahapon ng iba't ibang militanteng grupo sa paghahanda para sa State of the Nation address mamaya. Mga larawan ng malaholdaper na Pinoy at baboy na Janet Limnapoles ang hinanda ng grupong Alliance of Concerned Teachers o ACT. Tinatayang 3,000 kasapi ng ACT ang magtitipon sa Diliman Preparatory School para magprotesta. Magsama-sama yung mga teachers, mga non-teaching personnel ng Department of Education para ipanawagan pa rin yung matagal na namin pinapanawagan. Ang grupong bayan, naghanda din ng effigy ni Pinoy na holdaper. Pinaparating nito ay tungkol sa, syempre sa korupsyon sa bayan natin. At the same time, yung pagtatanggol ng ating presidente sa iniklara ng Supreme Court na pagiging unconstitutional ng DAP. Pero sa taon-taon na sona ng Pangulo, ano nga ba ang sentimiento ni Juan de la Cruz tungkol dito? Ang taxi driver na si Tito Catalan, tila nagsawa na daw. Hindi na ako nakikinig eh. Dahil? Puro na lang batikos ng batikos, wala na rin nagagawa yun eh. Ibig sabihin kulang sa action? Nandito na tayo eh. Pabayaan na lang nila manahimik. Yan ang masasabi mo sa kinakasungkutan ng gobyerno ngayon. Napakaraming pandaraya, yung mga pera natin, napupunta kung saan-saan. Sila naman gumagawa ng bato, sila rin gumagawa ng gulo. Hindi na rin daw umaasa ang ilan na may pagbabago pang magaganap. Lagi nangangako. Ang nangyayari? Pangako, napapako. Ang ilan naman inangangarap pa rin ng kaunlaran mula sa mensahe ng Pangulo. Sa gitna ng mga anomalya at krisis, isa lang ang nais nila. Totoo rin. Mapapakulong niya rin yung mga misala. Dapat parusahan at ibigay talaga ang nararapat na ngayon na lang sa sekretary niya, di ba? Masyadong cover ang mga nangyayari. Parang ganun ang nangyayari. Nakikita naman natin. Parang masaya pa sila na ipinagtatanggol. Ang panawagan ng karamihan, maging tapat at sabayan ng aksyon ang mensahe ng Pangulo. Mark Zambrano, GMA News.